Hello guys, welcome to our Filipino subject. Okay, so for our Filipino, we are going to talk about bahagi ng pangungusap or the parts of the sentences. Okay, so the first one are the simuno or the subject. Simuno ay ang paksa o bahaging pinag-uusapan sa pangungusap. Those simuno or the subject is the one talking about in the sentence. For example, ang palasyo. So, ay malaki. So, we are talking about here, the castle is big. So, we are talking about the palasyo here or the palace. The palace is big. So, what we are talking about here, what's our topic? Yes, it is the palace. So, the subject here or the simuno is ang palasyo. All right? So remember, simuno or subject is the topic or the one we are talking about. It's a noun, all right? Noun or pronoun. A noun, do you remember noun? Yes. Name of a person, place, things, or event. So that's our subject. Next is another example here is masunurin sa mga magulang ang anak. I will repeat, masunurin sa mga magulang ang anak. So masunurin, nagfa-follow sa mga magulang, sa parents niya, yung anak, yung sibling, or yung kid. Okay, so the topic here or the subject, simuno, is ang anak. Pinag-uusapan natin dito ay ang anak. Ano daw yung anak? Siya ay masunurin sa magulang. Okay? Again, simuno or subject ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ano naman yung panaguri or predicate? Ano ang panaguri? Ito yung bahagi ng pangungusap na nagsasabi, it tells, naglalarawan, it describes, o nagpapaliwanag or explains about the subject or simuno. For example, ang palasyo ay malaki. Ano daw yung palasyo? Malaki, dinescribe niya. Okay, next. Masunurin sa magulang ang bata. Ano daw yung bata? Siya ay masunurin sa magulang. Okay, so ang panaguri is a subject and it describe, it tells or explains about the subject. Okay, panaguri is a predicate. All right, simuno, subject, panaguri, predicate. Simuno, pinag-uusapan, napaksa, panaguri, nagde-describe, nagtitell, and nag-explain about sa subject. Okay, so another examples here. Si Mang Isko ay nagpatawag ng pulong. So where is our subject here? Where is our simuno? Of course, it is Mang Isko. And the predicate is ay nagpatawag ng pulong. Okay? So after ng subject, lahat na yan ay predicate. Ano daw si Mang Isko? Nagpatawag ng pulong. So this is the predicate or panaguri. Next, siya. So here, nasaan dyan? Siya ay masayang naglalaro. So which one is the subject and which one is the predicate? Can you please think? Siya ay masayang naglalaro. He or she is playing joyfully. Okay, nasaan ang ating subject? Very good, siya. Okay, siya. And ang ating predicate or panaguri ay masayang naglalaro. Ang ating simuno or subject ay siya. Ang ating predicate or panaguri ay masayang naglalaro. Alright? So next, let's proceed to our next example. Masayang namamasyal ang mga tao. So where is our subject here? Nasaan ang simuno? Nasaan ang ating pinag-uusapan? Masayang namamasyal ang mga tao.
Ano po ang ating simuno? Ready? Think. 5, 4, 3, 2, 1. What is our simuno? Very good. Ang mga tao. Then where is our subject? Very good. Subject pati panaguri or predicate, masayang namamasyal. Okay, simuno ang mga tao, predicate or panaguri, masayang namamasyal. All right? Now, let's proceed to our last example. Napakahusay umawit ang bata. Nasaan ang ating pinag-uusapan or simuno, subject? Very good. It is ano? Very good. Ang bata. So where is the predicate or panaguri? Napakahusay umawit. All right. Okay, so let's review again. Si Mang Isko ay nagpatawag ng pulong. Mang Isko is the simuno, though this one is the panaguri. Siya ay masayang naglalaro. Ang pinag-uusapan natin ay siya at siya ay anong ginagawa niya? Masayang naglalaro. Next, masayang namamasyal ang mga tao. Sino yung pinag-uusapan natin dito? Ang mga tao. At ano daw ang ginagawa nila? Masayang namamasyal. Okay, next. Napakahusay umawit ang bata. Nasaan ang ating pinag-uusapan or simuno? Very good. Ang bata. Ano daw ang bata? Napakahusay umawit. So ito ang ating panaguri. Again, meron tayong dalawang bahagi ng pangungusap, ang simuno at panaguri. Ang simuno ay pinag-uusapan sa pangungusap at ang panaguri ay nag-e-explain, nagde-describe at nagtitell ng something about sa ating subject. All right? Again, subject is the topic, predicate, panaguri, ang nagtitell, it tells something about the subject, it describes the subject, or it explains something about the topic or subject, simuno. All right? So now, for our book work, open your book on page 282. Open your book on page 282. Okay, you have your book now. If not, you can pause the video. Okay, so for our letter A, the instruction is we are going to circle the S or P. The one with underline, we are going to identify if it is A, a simuno, a subject, or P, a predicate, panaguri. All right? So let's start. I will help you with the number one first. Number one, ang kwento, the story is happened in Mexico. So ang kwento ay nangyari sa Mexico. The one with underline is ay nangyari sa Mexico. It happened in Mexico. So this one is panaguri because our subject is the story. There, this one is panaguri. Now, you for number 2 to 5, answer it on your own. Number 2, nagpaalam sa hari ang prinsipe. So, ang prinsipe. Is it the simuno, subject, or P, predicate, panaguri? Can you please circle your answer? Done? Very good. If you're not yet done, you can pause, all right? Don't forget. Number 3, nakita niya ang nakabiting tatlong kahel. So, ano nasan dyan ang ating, ano ang naka-underline? Is it simuno o panaguri? Please circle. Next, number 4. Naging magandang dalaga ang kahel. Ang kahel. The orange becomes a beautiful girl. So the topic here, the one with underline here is the orange. Ang kahel. Is it simuno o panaguri?
Next, number five, ang dalaga, the woman, ay muling naging kahel. It becomes orange again. Is it the simuno, the one with underline? Is it a simuno or a panaguri? Okay, now let's answer the letter B. For the letter B, we are going to box all the subject in each sentence. So for example, number one, I will help you with the number one. Nanghingi ng tinapay ang prinsipe. The prince asked for a bread. So which one is the subject here? Sino yung pinag-uusapan natin sa number one? Of course, ang prinsipe. So you are going to put a box sa prinsipe. Okay, now for number 2 to 5, you will answer it on your own. Ang isang pirasong ginto ay ibinigay niya sa manlalakbay. So which one is the subject? Please box it. I will repeat. Ang isang pirasong ginto, one piece of gold, ay ibinigay niya sa manlalakbay. He gave it to the explorer, yung naglalakbay. Next, number 3, natuwa ang manlalakbay. Natuwa ang manlalakbay. So which one is the topic there? The subject. Next, number 4, natutulog pala ang anak niyang dalaga. Natutulog pala, natutulog is sleeping, ang anak niyang dalaga, yung teenage girl. Next, number 5, ang dalaga ay umibig sa prinsipe. So, sino ang topic natin dito? Which one is the topic? Ang dalaga ay umibig sa prinsipe. Okay, done? You can pause the video if you are not yet done. So, for the letter C, we are going to underline the panaguri or the predicate. So number 1, iniwan muna ng prinsipe ang magandang dalaga. So ang ating panaguri sa number 1 ay iniwan muna ng prinsipe. Okay, for number 2 to 5 you will answer on your own. Number 2, gumamit ng mahika ang manlalakbay. Gumamit, used, a magic, ang manlalakbay. Nasaan dyan ang ating panaguri? Paki-underline. Alright, very good. Next, number 3. Ang dalaga, the young woman, ay naging kalapati, becomes a dove. So which one is the panaguri? Next, number 4. Pinakasalan ng prinsipe ang nagpanggap na dalaga. The prince married the the fake girl. So which one is the panaguri? Pinakasalan ng prinsipe ang nagpanggap na dalaga. And then number 5, ang kalapati ay madalas na nagtutungo sa palasyo. The times, the dove went to the palace most of the time. Asan dyan ang ating panaguri? Okay? So if you are done, if you are not yet done, you can pause the video. And those who are done, assignment study for our quiz tomorrow. And take a picture of page 282, then send it in our class dojo. That's all, everyone, and see you tomorrow. Bye!